Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 7, 2023. Pag-uusapan po natin ito pong paghihimutok ni Congressman Arnie Teves na siya daw po ay tataniman ng ebidensya at ayon sa kanya, specific instructions daw po ito nang hindi niya po pinangalanan pero sinambit niya pong, I quote, in power. Eh sino ba ang nasa kapangyarihan sa kasalukuyan? Si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sino ba ang nasa Department of Interior and Local Government? Si Attorney Benhur Abalos. Sino ba ang nasa Department of Justice? Si Secretary Boying Remulla. Sino ba ang mayor ng Pamplona? Si Mayor Janice De Gamo. O yun lang naman yung mga maaaring isipin natin na in power na sinasabi nitong si Arnie Teves. Pero hindi niya po binanggit kung sino yan kasi ang katwiran niya, eh baka malibelo daw po siya. Alam niyo mga tol, ang mga sinasambit ngayon nitong si Congressman Arnulfo Teves ay pagkuha, layunin po nito ay kuhanin ng simpatiya ng publiko. Pero lilinawin po natin, si Congressman Arnulfo Teves po ay hindi na po suspendido at this moment. Kasi siya po ay tapos nang suspindihin ng ating Kongreso last July 31, 2023. Simula po noong August 1 hanggang sa kasalukuyan, siya po ay aktibong kongresista na pero maaaring ma-place po siya bilang absent congressman sapagkat hindi po siya dumadalo sa sesyon po ng Kongreso. Sinabi po ni Congressman Raul Angelo na sa darating po na mga susunod na araw, e maaari pong magrekomenda na ang Committee on Ethics and Privileges ng House of Representatives at ikukonsidera din po nila ang naging resolution ng Anti-Terrorism Council sa kanilang magiging desisyon kung ano po ba ang magiging kapalaran nitong si Congressman Arnie Teves diyan po sa House of Representatives. Inaasahan po natin, dalawang bagay lang naman yan. Either siya po ay masususpending muli sa ikatlong pagkakataon without payment, without salary, or siya po ay matatanggal na bilang kongresista. Antabayanan po natin yan sa mga susunod na araw o linggo. Sa ngayon, panoorin po natin ang pagpapa-interview niya sa News 5 kung saan siya po ay nagbanggit ng mga katagang tataniman daw po siya ng ebidensya at tinanong po siya ng reporter kung sino ang magtatanim sa kanya ng ebidensya. Wala po siyang binanggit na pangalan, ngunit kanya po itong tinawag na I quote, in power. At inulit po natin, sino ba ang nasa kapangyarihan ngayon? Siyempre, walang iba kung hindi ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nag-utos ba ng pagtatanim ng ebidensya si Pangulong Bongbong Marcos? Eh, malabo pong malabo mangyari yan sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos ay isang makatwirang tao. Siya po ay naniniwala sa rule of law at sa due process. Pakinggan po natin ang interview na ito nitong si Congressman Arnulfo Teves. Regarding do sa latest regarding ang Congressman do sa latest information regarding po doon sa meron na naman pong mga armed group na nagtatanggap ng pumasok muli sa inyong mga property dito sa Negros Oriental. Ano pong masasabi niyo, sir? Hindi nagtatangka. Araw-araw sila halos pumapasok. Yan, sabi niya, araw-araw halos pumapasok. Sinasabi niya ito ngayon sa harapan ng publiko. Ang tanong natin, bakit pinababayaan ng kanyang mga abogado kung araw-araw pumapasok ang mga armadong grupo na ito sa kanyang mga ari-arian? Nandiyan si Attorney Ferdinand Topacio at ang mga abogado na kasama po nito. Imposible naman na wala silang legal na kaparaanan para gawin po. Napigilan ang mga tao na ito na sinasabi nilang armado at bumapasok sa kanilang mga property. Pangalawang punto, bakit wala silang mailabas na ebidensya na nagsasabi na merong araw-araw na pumapasok na mga armadong tao sa kanilang property? Tuloy natin mga tol. And kanina, nandun sila sa likod ng gym in front of my house. And ang tingin ko, naglalagay na sila, nagsisimula na siya maglagay ng mga ebidensya doon. Okay, yan ha. Ang tingin niya, naglalagay na ng mga ebidensya. Pangatlong punto,
kung naglalagay na ng mga ebidensya yon sa iyong property, imposible naman na sa iyong mga tauhan, walang maglalakas loob na kuna ng video ang mga ito. O kaya naman, imposible naman na sa iyong property, hindi man lahat pero at least meron diyang mga CCTV na maaaring magpatunay sa sinasabi nitong si Congressman Arnulfo Teves. O, tuloy lang natin mga tol. Sa lawak nung lupa doon sa amin, eh, hindi namin mabanin lahat at syempre wala rin pensa yung sa harap ng bahay ko sa may gym. Doon sila sa likod dumadaan sa manukan ko. Kanina may dalawang araw. Kung walang magbabantay, imposible naman na wala man lang isang witness na magpapatotoo na yan po ay ginagawa ng mga armadong grupo na yan na siya ay tinataniman ng ebidensya. Ang witness kahit isa lamang, maaari nilang gamitin para ireklamo ang kasalukuyang gobyerno, in particular kung ang mga pulis na nandoon ay nagtatanim ng ebidensya. That is very impossible na hindi gawin ni Attorney Ferdinand Topacio being the lead legal counsel ng kongresistang si Arnulfo Teves. Mado, wala namang gusto lumapit dahil may mga baril sila, hindi man makavideo yung mga ano. Dahil kanina may walang makalapit at hindi makavideo, that is very impossible sapagkat kung ang mga yon ay armado, definitely tatawag na kagad ang grupo nitong si Congressman Arnulfo Teves sa ating mga kapulisan diyan sa Negros Oriental para humingi ng saklolo, magparesponde sapagkat merong mga armadong individual na umaaligid sa kanilang property at maaaring nagtatanim nga po ng mga ebidensya. Imposible naman na si dinami-dami po ng mga pulis diyan sa Negros Oriental, wala man lang re-responde sa kanila. Kapag ka ganun ang nangyari, another point na naman yon para kay Attorney Ferdinand Topacio para ireklamo in that particular instance ang Negros Police Provincial Office for non-provision ng assistance na hinihingi nila para dito sa mga property o kay Congressman Arnulfo Teves. Tuloy-tuloy natin mga tol. Yung babae ka ng ita, inihit siya doon sa banyo sa may gym, nakita niya yung dalawang armado, natakot siya, hindi siya makavideo. Okay. Siya na mismo ang nagsabi, natakot yung babae na hindi makavideo, yet isang witness na maaaring magpatunay based on his eyes, not necessarily kuha ng video. Sinasabi nga po natin mga tol, hindi kinakailangan ng video lamang. Sapat na ng isang tao nakakita ng illegal, krimen, o kung anumang hindi mga tamang ginagawa at yon ang pwedeng gamitin para maging witness dito kay Arnulfo Teves at proteksyonan ang kanyang karapatan, lalong-lalo na sa kanyang mga pag-aari. In other words, mga tol, as we go on with this video, nahuhuli mismo sa bibig mismo ni Congressman Arnulfo Teves na ang mga sinasabi niya po dito ay gawa-gawa lamang. Tuloy pa po natin, napakarami pa po tayong malalaman sa mga pagkakataong nagsasalita itong si Arnulfo Teves. Sir, anong particular na lugar to sa Negros Oriental, sir, na sinasabi natin na tinangka na naman pasukin? Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental, where my residence. Ito po yung bahay ninyo, no? So, ilang tao po, sir, yung napansin natin na pumasok doon? Kanina ang nakita, dalawa. Nung nakaraang araw, marami-rami, pinosas nila yung pagpakain ko ng manok palabong. Again, another point. Kung merong armadong grupo at pinosas ang tagapakain ng panabong nitong si Congressman Arnulfo Teves at wala namang maling ginagawa yung kanyang tagapag-alaga, pwedeng ireklamo yung mga tao na yon. Lalong-lalo na accessible ang media dito kay Congressman Arnulfo Teves. Di ba? Sipin po ninyo yung logika. Pinosas, tauhan niya, wala man lang silang reklamo. Bakit ganon? Anong nangyayari? O, tuloy natin. Pinosas, pinaluhod, sabay in-interview. O, so,
yun, eh, hindi ko naman mapilit na magpa-blatter dahil natatakot rin magpa-blatter yung tao ko. Oh, meron siyang segunda. Hindi niya mapilit na magpa-blatter yung tao niya kasi natatakot. Still, kahit hindi nagpa-blatter, pwedeng i-utilize yun as witness ng kampo ninyo para sa pagsasampa sa mga pinagbibintangan ninyo na nagtatanim ng ebidensya laban sa inyo. Tandaan po natin mga tol, sa mga susunod na tagpo dito, sasabihin itong si Congressman Arnulfo Teves na merong specific instructions si Infower na taniman ng hindi lamang firearms kundi explosive kasama ang droga. Tandaan natin, kahit pribadong individual, pwedeng mapagharap ng kaso kapag ka ikaw ay nagtatanim ng ebidensya. Sa pamamagitan ng pagtatanim na yan, kung ikaw ay pribadong individual, armadong grupo ka, hindi ka pulis, pwede ka pong masampahan ng kaso. Yung paglabag sa revised penal code, incriminating innocent persons. O kaya naman, kung ikaw ay pribadong individual, nagtatanim ka ng droga, pwede ka pa rin mapagharap ng kaso paglabag sa Section 29 ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Act of 2002. Kung ikaw naman ay public officer o pulis ka, eh naka-civilian ka at mapapatunayan ang kampo nitong sina Arnulfo Teves na yan ay pulis at nagtatanim ng ebidensya, pwede kang magsampa ng kaso laban sa pulis na yon ng paglabag sa Republic Act 10591, Section 38. May kaparusahan po ito na prisyon mayor, 6 years and 1 day to 12 years na pagkakakulong. O kaya naman, pwede mo rin sampahan ng kaso ng pagtatanim ng explosive paglabag sa Republic Act 93, o nakalimutan ko, yung 9516, yung Law on Explosives, Section 4 po noon, nakalagay po doon ang penalty na reclusion perpetua. O, yun yung mga possibility na pwedeng gawin ng kampo nitong si Arnulfo Teves. At naniniwala ako na hindi nila yan pahihintulutan, lalong-lalo na sa magaling na abogado na si Congressman Topacio. Tuloy natin mga tol. All accounted naman sir yung mga tao nyo. Wala namang nawawala or dinugot or... Wala pa naman. Pero ang kinakatakot ko na dahil meron kasi ako, di ba, nag-video ako kagabi. Palabas mga video kagabi dahil meron akong intel na pataniman na naman yung bahay, mga ari-arian namin, mga sasakyan. And ang bagong technique pala nila ngayon, uunahan na nila yung property mo. They'll plant ahead of time. Wow naman! So, may pag-integrate sila, syempre, may makukuha talaga dahil may tinanim na sila. Bakit kaya ganito mag-isip itong si Teves? Ano mga tol? Puro tanim-tanim ng ebidensya. Gawain kaya nila ito when they are in power? Ano? Gawain nyo kaya yan? Ang magtanim ng ebidensya? Ang magpadala ng hitman? Kaya nyo naiisip yan sa inyong wild imaginations? Ganyan ang gagawin ng tinawag mong in power? So, yung sinasabi natin dito, sir, hindi lang particular na bahay mo. Marami kasi kayong property sa area ng Negros. Posible rin bang mangyari yan sa ibang location? O hindi lang sa akin, pati sa mga kasama ko sa politika, pati sa mga kapatid ko. So, ito nga, sa property ko lang mismo, may pumasok na ilang tao. At ang sana pag-alaman ko, ang direct orders from the higher ups is hindi lang taniman from the higher ups. At sasabihin niya mamaya, in power. Oh, sige, tandaan niyo yung dalawa na yun, ha? Higher ups, saka in power. Ang baril, lagyan ng explosives at droga. Sa inyong palagay, sir, sinong particular yeah. na departamento or ang paaring mag-utos na gawin ito sa inyo, sir? Hindi ko masabi dito in particular dahil baka ma-libel tayo, ewan kong kay Attorney Fergie kung kaya sabihin, but of course, kung sino yung in power. Attorney DePlasio. Yan. Totoo ba na ma-libel ka kapag ka sinabi mo, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapatanim ng ebidensya sa akin? Hindi po yun totoo. Hindi siya pwedeng ma-libel dahil lamang sa kanyang
pananalita na yon at sasampahan siya ng kaso ni PBBM, malabo. Kay Secretary Remulla, kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, malabo. Kasi alam nyo, ang mga public officials, although meron silang karapatan, pero dapat kaya nilang tanggapin ang pinakamatinding kritisismo at aligasyon. E kung si Bantag nga, sinabihan si Remulla na adik. Kung si Bantag nga, sinabihan si Remulla na nagkakamal ng kayamanan ng illegal, na libel ba si Bantag? Di ba hindi? E ito lang kaya na sasabihan mo si Remulla na nagtatanim ng ebidensya, si Benhur Abalos na nagtatanim ng ebidensya, or even the President nagtatanim ng ebidensya, malalibel? Hindi po yan totoo. Ayaw niya lang kamong sumagot doon sa katanungan ng reporter ng TV5. O, ituloy pa po natin, ha? Yes, sir. Pinangalanan nga na anti sa terrorism si Congressman Arnie, ano? Ito ba subject ng mga ganito, mga walang warrant or walang ano, pwedeng kasuhin ba isang property, sir? Ang designation lamang ang meron po sa ngayon. O somehow dito mag-agree tayo kasi totoo naman yung sinasabi dito ni Attorney Topacio, ano? Designation pa lamang meron kay Arnulfo Teves. Wala pa po siyang kaso. Magkaiba po yung designation sa kaso. Hindi po pwedeng arestuhin si Arnulfo Teves at this moment dahil wala pa po siyang kaso. Wala pang warrant of arrest na ini-issue sa kanya ang korte. Kasi ganito po nagwo-work ang criminal justice process. Nagkaroon ng krimen, nag-imbestiga ang ating authority, kinakitaan po ng suspect, at ang suspect na ito, paniniwala ng ating authority ang siyang gumawa ng krimen, kaya naman ipapail po yung sa prosecutor with evidence and testimony, at pagdating sa prosecutor, pagsasubmitin ng complaint affidavit, evidence testimony, at request din sa respondent ng counter affidavit or countervailing evidence and testimony para pabulaanan yung reklamo ng nag-aakusa sa'yo. At ang tawag doon, determination of probable cause. Kapag ka nalaman kung merong probable cause, yan po ay isasampa sa korte sa pamamagitan ng tinatawag na information, an accusation in writing charging a person with an offense and subscribed and filed with the court. O, pagdating po sa korte, titingnan naman ngayon ng korte kung may probable cause for the purpose of the issuance of warrant of arrest. Pag may probable cause, mag-i-issue ngayon ng warrant of arrest ang korte at doon magiging wanted ang tao. Sa ngayon, wala pa pong situations na ganyan kay Arnulfo Teves. Hindi pa po siya wanted. Hindi pa po siya ini-issuehan ng warrant of arrest. Kaya designated as terrorist pa lamang siya. Pero ang epekto po nito, syempre, kaakibat kasi ng designation as terrorist is the frozen, is the freezing of your assets. Once the asset has been frozen, eh, wala na. Kaya siguro naniningil na din ito si Arnulfo Teves kay Mayor Albi Benitez. At sumagot na si Mayor Albi Benitez sa vlog ni Tim Kuling, ang vlogger na si Macmac Pablo, ipinakita niya dito ngayon yung kasagutan nitong si Mayor Albi Benitez sa mga alegasyon sa kanya nitong si Arnulfo Teves. Yan. Okay, ha? Ito, panoorin po natin, ha? Una, ito muna yung paniningil nitong si Arnulfo Teves dito kay Mayor Albi Benitez at kung paano siya sinagot dito ni Mayor Albi Benitez. O, Tol Macmac, gamitin ko muna ang iyong video. Ipakita ko lang sa ating mga manonood. Suportahan nyo din si Tim Kuling kasi talagang nakikipaglaban po ito para sa katotohanan dyan po sa Negros Oriental. At sa ginagawa niya, na ipagtatanggol niya din po si Pangulong Bongbong Marcos. Boss Albi, ayoko sana ang pangalanan kita pero masyado na rin ako naiipit at hindi mo ako pinapansin. Boss, I'll take this opportunity, saksi ang lahat ng mainstream at social media. Pakibayaran naman yung utang mo sa akin. Yan, naniningil na. Maawa ka naman sa pamilya. Kasi na-freeze yung account niya eh. Siguro yung mga bangko ngayon dito, di nila ma-access. Kaya
Bayad-bayad daw, sabi ni Congressman Arnulfo Teves dito kay Mayor Albie Benitez. Tuloy pa natin mga tol. Yung pera natin sa negosyo na magkasosyo tayo, kahit mamayang konti na yun, pag-usapan na lang natin, pero yung personal na utang mo sa akin, pakibayaran. As of now, I've heard na may mga allegations of certain business dealings, but as of now, I have no paper or any document that specifies or even indicates any association, as a matter of fact. But now, the circumstances are different. There are certain things that must be abided. And I am the first person that will never, never break the law. Okay. Marahil ang sagot na yan, kasi sinasabi nitong si Arnulfo Teves, itinuring kitang boss, itinuring kitang kaibigan, bakit mo ako iniwan? Oh, kaya sinasabi ngayon dito ni itong si Mayor Albie Benitez, this time, iba na ang situations. He is the person na hindi magbabiolate sa batas. Ano? Oh, kaya siguro kung humihingi ng tulong si Arnulfo Teves sa kanya ngayon, hindi niya kayang tulungan dahil designated as terrorist. Once you were designated as terrorist, hindi ka pwedeng tulungan ng kahit sino, lalong-lalo na sa pinansyal. Kasi para mong tinutulungan ang isang teroristang tao. Paglabag po yun sa batas ng Financing Terrorism Act noong 2012. Anyway, babanggitin yan ni Mayor Albie Benitez dito maya-maya. We were colleagues. No? And it's well, heartbreaking for me to really see this kind of situation, but that's there are things that we should abide by and we cannot do without. And that is something that, you know, as a matter of principle, as a matter of being a public servant, that I will never exchange or even bend for anyone. Mayor, he said that you owe him money and that you should be included in the anti-terror law because of Bingo. That's the point, right? So, okay. There is no documentation that I see that has his name or any paper that will link us there. So, okay, nadinig nyo. Walang mga papeles na magsasabi na sila ay may ugnayan sa isa't isa. Kasi alam nyo, madaling magsalita ng allegation eh, pero kinakailangan mo iyang pakitaan ng ebidensya. O sinasabi ngayon ni Mayor Albie Benitez, there is no documents that may link sa kanila, sa isa't isa. Okay, balik tayo. Dito po ngayon sa interview ng TV5 kay Arnulfo Teves. By the anti-terror council, ano? Ang legal effect lang po niya ay inilalagay yung properties ng po. Properties and accounts, bank accounts, monies, financial instruments, katulad ng mga cheque, mga stocks and bonds, etc. Yun lamang po ang pwedeng i-freeze. Ito nga unang-una, nakabuso, mabanggit ko na rin, nandito na rin po tayo, Sir Edward, ay pati po mga negosyo sinasarhan. Mga negosyo na sa tingin nila ay may kaugnayan si Congressman Teves. Mali po yan. Anyway, kung sinasabi mo, Attorney Topacio, na mali yan, it's up to your job now to raise the point sa proper forum. Diba? Trabaho mo yan eh. Ano, kung sa tingin ninyo, yung mga negosyo na legal nitong si Arnulfo Teves ay hindi dapat ma-freeze, then ipaglaban nyo sa proper forum sa korte. Pero malinaw po ang sinasaad ng order ng AMLC, the Anti-Money Laundering Council, na lahat ng mga assets nitong si Arnulfo Teves is to be frozen. Ano? Ibig sabihin, kahit legal yan, for the meantime, ipipriest talaga yan. Hindi pwedeng galawin. Legal ang kanyang mga account sa banko, yet it must be frozen. No? Oh, kayo ang bahala dyan, Attorney Topacio. Kliyente mo yan eh. Piniklaim mo sa harapan ng publiko na mali ang ginawa ng ATC, then i-question ninyo yan sa proper forum. May abuso ng powers under the Anti-Terrorism Act, yung ATA.
Hindi po dapat yan sapagkat ang negosyo po ay hindi financial instrument o pera o property. Yun naman po mga kumpanya na pinipreeze na yung accounts. Oh, inuulit natin ha, yan ang claim. Legal opinion yan nitong si Attorney Topacio. Pero siyempre, ang interpretations ng gobyerno, iba sa sinasabi nitong si Attorney Topacio. Tuloy natin mga tol. Eh nakakalimutan yata nila na ang inakong terorista, di umano, ay si Congressman Tevez at ilang pang mga tao. Yung pong mga kumpanya under our law, yun po ay may separate juridical personality. Hindi po porket mayroong shares of stocks ang isang natag na terrorist sa isang kumpanya, yung kumpanya ay dadapay. Ngayon po, pagdating dito, again... Oh, inuulit natin ha, walang sinabi ang ATC na dinadamay ang kumpanya. Ano? Ang sinasabi, all properties owned by Congressman Arnie Tevez should be freeze. Oh, yun po yun. Ano, kaya kung sinasabi ngayon ni Attorney Topacio, eh nadadama yung kumpanya kung saan siya ay merong ugnayan na legal, it's up to them again to raise that point sa proper forum. Kasi that could be an arbitrary action on the part of the government. At merong pananagutan ng gobyerno dyan kung ganyan ay totoo, kung yung sinasabi nitong si Attorney Ferdinand Topacio ay totoo. May pananagutan dyan ng gobyerno. Pero sinasabi nga po natin, alegasyon lang din yan nitong sina Arnulfo Tevez at legal opinion lang din yan nitong si Congressman, nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Okay, tuloy tayo mga tol. I will state for the record na wala pa pong prosecution sa ngayon. Ang nakalagay po mismo sa ATA, bagamat may ganun batas, lahat po ng fundamental constitutional rights at saka mga civil and political rights ng isang tao na nasa sa ilalim dito sa terrorist designation ay dapat pa rin pong galangin. At ginalang ng gobyerno. Kaya nga nakalagay doon after due process. Di ba? They found probable cause. Ano ang sinabi ng spokesperson ng Anti-Terrorism Council na si Attorney Mico Clavano? The actions of designating Congressman Arnulfo Tevez as terrorist is not arbitrary. It is based on, I quote, compelling evidence and factual incidents. O, yun po yung sinabi ni Attorney Clavano. At nire-respeto nila ang due process. Alam naman yan ng ating gobyerno. No other than the president. Diba? Sinasabi niya, they should respect the rule of law. They should respect the due process. At lahat yon extended to all agencies and instrumentalities of the government. Diba sinasabi nga natin, sinasabi ng Constitution rather, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang pagde-designate kay Congressman Arnulfo Tevez bilang isang terorista is a deprivation of his life and liberty to include his property. At kung hindi in-afford sa kanya ang due process, that is a good part para sa kanila na erase ito sa proper forum, sa korte, para malip yung designation sa kanya bilang terorista. Pero tandaan po natin, unless they act now on that circumstance, the presumptions of regularity performed by the ATC will be observed by the court. Ano ang ibig sabihin nun? Titingnan ng ating korte, ng ating gobyerno, na ang ginawa po ng Anti-Terrorism Council designating terrorist itong si Congressman Arnulfo Tevez ay ipinagpapalagay na ginawa ito ng maayos at walang irregularidad. Kaya kung merong irregularity at illegality doon sa declaration sa kanya, again, papasok na naman at may trabaho na naman itong si Attorney Topacio at kikwestiyonin po nila yan sa korte. Sapagkat ang ating saligang batas ang pinakamataas na batas. I agree. Pwedeng manaig ang ATA. I agree. Kaya nga sinasabi po namin dito ngayon,
kung sinasabi nyo yan, questionin nyo sa Korte Suprema or sa anumang tribunal authorized na maaaring mag-receive ng inyong query o ng inyong objection diyan sa ginawa ng ATC. Yan nga po ang aming sinasabi na kapag ang isang batas katulad ng ATA ay winepolize mo, ginamit mo laban sa mga tao dahil lang sa politika at hindi dahil sa terorismo. Oh, lilinawin natin ha. Kasi baka mapaniwala kayo nitong si Attorney Topacio. Ang ATC hindi po ginawa yan dahil lamang sa politika. We have to remember that on March 4, 2023 and way beyond that date pa, maraming mga napatay dyan po sa Negros Oriental. Allegedly, perpetrated by Tevez and his cohorts. In particular, on March 4, 2023, these men na lumusob doon po sa Pamplona resident killed, massacred itong si Governor Ruel de Gamo and 9 others, to include the injury sustained ng 18 katao in broad daylight. Ano? Kaya that act, sinasabi ng ATC, is violations of Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. Again, it's up to Attorney Topacio to question the decision or resolution of ATC to proper forum. With that, mga tol, maraming salamat po sa inyo. I hope kahit paano, meron po kayong natututunan sa ating talakayan kahit maiksi lamang. Bago tayo pansamantalang magtapos sa ating live streaming, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit yung like, share, at subscribe, follow sa page at channel po natin. Maraming salamat sa inyo pong lahat. At magbabasa muna ako ng inyong mga komento. O, shoutout muna!